cocaine pala ay matagal nang ginagamit sa ibang bansa, lalo sa Europe, especially sa mga bahay or mga interior na ang tema ay rustic. For many months and years, nag-eksperimento itong mag-asawa sa Project Recoveries kung ano yung tamang mixture at tamang timpla at yung preservation para ma-achieve nila yung chalk paint na locally sourced. So ano ba talaga tong chalk paint ng Project Recoveries? I-apply natin dito sa bench na to. So itong Project Recoveries na chalk paint, odorless siya, water-based, at saka quick drying. Yung texture niya eh powdery. So ramdam mo siya sa bawat stroke mo ng brush na, yun nga, parang siyang mahirap explain eh, parang siyang chalk or parang siyang pulbo na liquid. Pero ang bilis niya maging opaque. So pati sa mga pots, pwede yan eh, di ba? Sa? Mga pots, pwede siya sa mga sa ceramic. Glass, pwede. Metal ba? Pwede rin. Pwede. Pero sa experience ko, perfect siya dito sa bench namin. Na ang tagal nang nakatenga na walang pinta. Yung dark na kulay niya kahapon, eh parang primer pa yun na ang tagal na. Nung nag-paint ako the whole day, nakailang coat ako nun, parang 3 coats na siya eh. Kung mapapansin nyo, yung una, sobrang nipis lang, diluted talaga siya ng tubig. Pero pagka natuyo na yan, yung second na coat mo pa lang, solid na. So lalo siyang aangat yung kulay kapag naglagay ka na ng third coat. Yung naghahanap na ako ng itong lockdown nga, gusto natin mag-paint nitong bench, tsaka yung ginawa ni Daddy na plant stand. Naghahanap ako sana na locally made para in support of local business tsaka yung mga fellow Filipinos natin. So, yun. Nakita ko tong Project Recoveries. And then, nakita ko yung mga example nila, yung mga palette nila. Ang gaganda, plus factor yung odorless. Kasi nga, hindi naman tayo lumalabas. So, nandito lang. Okay lang nga kahit yung mga kids dyan. Okay, so guys, sa mga gustong mag-restore, magpinta dyan habang nakastay at home tayo, try nyo yung Project Recoveries na chalk paint. Panalo to, hindi kayo magsisisi. Okay na? Okay. Galit na yung manager mo.